Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Martes. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Pilipinas, tinanggal na ang mandatory na pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong lugar. Pinoy students, pinamalas ang galing at talento sa musika at pagsasayaw sa Expo 2020 Dubai. UAE at NASA, magtutulungan para makapagpadala ng unang babae sa buwan. Pilipinas, nakapagtala ng 630 na kaso ng Delta variant ng COVID-19. Raver Cruz at Janine Gutierrez, hinihinalang naghiwalay na dahil wala di umanong oras para sa isa't isa. At para sa mga detalye, hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong lugar sa Pilipinas na nasa ilalim ng Alert Level 1 hanggang Alert Level 3. Ayon sa panibagong patakaran ng bansa, ang mga lugar na nasa Alert Level 5 lamang ang mandatory ang pagsusuot ng face shield. Nasa kamay naman ng lokal na gobyerno kung gagawin nilang mandatory ang pagsusuot ng face shield kung sila ay nasa ilalim ng Alert Level 4. Samantala, tumampok ang galing at husay ng mga Pilipinong estudyante sa Expo 2020 Dubai sa kanilang musical performance. Nagbigay ng fiesta vibes ang The Philippine School Almohais na 2 Drum and Lyre Corps sa kanilang performance ng mga iba't ibang kanta sa Pilipinas, habang ang TPS Dance Troupe naman ay umindak sa popular na Mascara Festival ng bansa. Ang partisipasyon ng ating mga estudyanteng Pinoy ay kabilang sa Expo 2020 Young Stars Initiative ng Expo 2020 Schools Program. At para sa detalye iba pa mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Dubai Headquarters at Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.